Hello guys, samahan nyo kami. Tapos bibili ako ng hollow blocks. Alam nyo ba dito sa Japan, kapag bibili kayo ng mga items from hardware, ay makakahiram kayo ng libreng truck pan-deliver. Hindi kayo magpapadeliver. Yung truck ang hihiramin nyo mismo para ma-deliver sa bahay nyo. So eto, bibili tayo ng hollow blocks para gagamitin natin doon sa ating garden sa likuran. Tignan nyo yung mga presyo ng hollow blocks dito guys. Napakamura lang, diba? O 150 yen or piso lang ang katumbas niya. 150 na peso kung sa value ng pera natin. Imagine nyo, ganun lang yung presyo niya. Ayan, oh. And 60 peso sa isang piraso. Tapos napakatiba niya, kahit ihagis mo, hindi yan basta-basta nababasag. So, meron silang iba't ibang klaseng hollow blocks na bibili. Dala, nabubulubulul pa ako na mabibili dito, guys. Merong malapad. Ayan, kung makikita nyo, mas malaki yung mga butas niya. Ito, makikita nyo, hindi siya solid na solid. Kumbaga, ay malapad lang siya. And then, ito, solid kasi makikita nyo sobrang bigat niya guys, isang piraso pa lang napakabigat na niya kasi makikita nyo pa naman sa pagkakagawa, ayan, purong semento at iba't ibang size, iba't ibang maker. Ito yung pinaka solid guys na masasabi ko kasi mas mataas ang size niya, mas malapad, mas malalaki yung butas niya at sa semento pa lang makikita nyo solid na solid, kaya mas mahal siya ng konti pero mura dito ha, promise. And ito meron mas malapad guys, diba? Kaya ito yung magandang gawing planter din. Yung mga ganito kalalaki. So, kakailangan natin ng 20 pieces. At nag-iisip yung lola nyo kung ano yung bibili natin. Ito sana maganda. Kaya lang ang gagamitan natin ay hindi planter guys. Kundi yung pagpapatunga ng ating mga gagawing wood deck. So, okay na ako na sa pinakamura. Ano may pinakamura? Ito na siguro guys. Ito na lang yung bibili natin. Kasi matibay-tibay na rin naman yan. Kahit na ihagis mo, hindi rin basta-basta yan mababasag. Diba? Ang panalo nila. At plano ko talaga ang bumili ng ganito guys eh. Mga, halimbawa, nagdi-display kayo ng mga bandera-bandera sa labas sa mga bangketa. Yan, nabibili na rin yan. Tutusok mo na lang dyan yung iyong commercial. Kung ano man yung gusto mo. Meron na rin nabibili ng ganito. Yan, tapakan. Parang gagawa ka na lang ng sarili mong hagdanan. And then sa sasakyan mo yung bangketa, hindi mo may angat, hindi mo na siya sesementuhan. May nabibiling mga plastic na katulad nito. Ayan, merong malapad. At meron ding rampahan na katulad nito, semento naman siya. So ayan, may mga mabibili kayong size niyan, may maliit, may medium, may large. So binabala kong bumili na ito guys kasi gagamitin ko sana. Ayan, nakita nyo, may pagpapakuan na. So bala ko sana siya yung gagawin nating trellis. Diyan na lang sana or dito. Kaya lang, hindi natin masusuksok yung ating kahoy dyan. And dito naman sa kabila, guys, meron naman talaga silang semento na din. Ayan. Semento din yan. Na pwede nyong ilagay sa inyong tulay, sa inyong kanal, kung saan yung paggagamitan. Ito yung sa bangkeda. Ito, alam ko. Ayan. So, napakadami yung choices, guys. Ito naman yung saman. Ayan. Itong ganda, oh. Korean animal ko. Sugoy, oh. So, napakamura, guys. 1,000 lang to, oh. Anong bang pwede paggamitan dyan? Kung ibutas lang dito, pwede na sa wing kalan eh, no? Tapos ayan, may nabibili rin ganito para sa inyong kanal. Diba? Kompleto kayo dito ng mabibilhan. Kaya, ang pangit lang sa Pilipinas sa atin, guys. Pag may kailangan ka, hindi mo basta mahanap-hanap yung gusto mo. Tapos ang mamahal. Dito ang mura-mura lang. Yan yung mga semento na nabibili dito guys. Mix na yan, lalagyan mo na lang tubig. Meron na siyang buhangin, bistay na. Siyempre magkaiba yung presyo niya. Kung sementong puro lang yung gusto mo, meron ring merong bistay na nakasamang buhangin. Ayan. So ito ano to? Ginagamit pala to pang ano, yung pangguhit kapag ka sa mga sports na naguguhit sila sa mga lupa ng kulay puti. Yung pala yung ginagamit. Ang galing ano. So ayan yung mga semento. Purong semento. May buhangin, may graba. Tingnan niyo yung mga rosas nila. Oh, di ba? Ang presyo niyan, 1.5 lang. Yan, ganyan na siya kalaki. May pula. Kasi may pula na tayo. Ito orange. Kung may violet sana, gusto kong bumili. Ayan o, 1.5 lang yan guys. Ito 3,000 to siguro. 3,000 to kasi malaki na siya masyado. Ito 3,000 din. Ito 3,000 din. Ang kaganda nila, promise, diba? Ayan, ang kaganda ng gumamela, diba? Problema lang sa gumamela guys. Hindi ko na papatagal yan kapag kataglamig, yun namamatay sila. Unless itanim mo nyo talaga sila sa lupa, siguro. Hindi ba panalo? Parang gusto ko rin bumili. Kasi ang mahal, 2,000. Diba? So,
So, ayan, ganyan kagaganda yung mga bulaklak nila rito, guys. O, ito may bonggambil yung maliit. Limang piso lang. Walang tagal niya bago mapalaki. So, ayan, guys. Napakagaganda ng mga pang-gardening plants nila dito. At may sunflower din. Hindi nyo na kailangan magtanim ng sunflower. Ayan, may sunflower na ngayon. Ito lang itatanim mo. So, ayan, guys. Ganyan kagaganda ang mga bulaklak nila rito. Aqua Typhoon, guys. Ang gaganda ng mga ubas, oh. Blueberry. Ito mga blueberry. Oh my gosh. Ang lalaki ng blueberry. Green na. Ang lalaki niya. Ito maliliit. So, ayan na guys, isang pa na yung hollow blocks na order natin. At may limit lang na isang oras, kaya kailangan maibalik tong kanilang truck. Ayan. Need you ko, mahal ko. Need you? Need you? Need you? Kakato. So, ayan guys, ganyan ang itsura ng truck na pinarerentahan nila. And then, ako naman ay magdadrive. Ayan. Si Papa kasi ang magdadrive noon. Sana, no? Sabi ko, idadrive. Paano nga pala ibabalik yung kotse? Paano uuwi? So, sasakay pala tayo dito. Kagishimit, eh. So, dito rin pala tayo sasakay. Siya talaga, nakikita niyo yung marka na yan. Libre mo lang siyang mahihiram. Tapos, ang gagawin mo lang, sa tingin mo, nakagamit ka ng konting gasolina, magpalagay ka. Pero kung sa tingin mo konting-konti lang tinakbo nyo, ay hindi mo na kailangan. At ayan yung mga order natin na hollow block. Babalik kami ngayon guys kasi nakalimutan kong bumili ng steel matting. Mag-order talaga ako noon. Ito papa ko excited. Dami-dami ko pang bibilin eh. Nagpati unang bumili ng hollow blocks. Bibili rin kasi tayo ng another lupa at saka ng steel matting para dun sa ating strawberry tower na gagawin. Bibili rin tayo nito. Gagamitin natin sa ating strawberry tower. Ayan guys, ang pangalaman. Guys, yung binili natin. Arigato gozaimasu! Guys, finally, nabili ko na lahat ng gusto ko at sobrang panik ako dahil sa ikaw ko nakahirap tayo ng truck. Medyo kasi malayo kami doon sa hardware store na to, pero kompleto sila dito at mas mura kumpara doon sa hardware store na malapit sa amin. At ayan na yung mga pinamili natin. Ayan guys, oh, di ba? Ngayon, tayo lang ang magbababa niyan. Yun ang problema. Kaya kapag kamabigat yung mga pinamili nyo, katulad ng hollow blocks, ng mga kahoy, ayun, nahihirapan kayo kasi kayo lang ang magbababa. Katulad ng ginawa ko noon, bago lipat kami dito. Namili ko ng maraming lupa, hollow block. So, kami-kami lang ang nagbuhat ng mga anak ko. Kami lang tatlo. Yung dalaga ko, tsaka ito si Papa. So, ayun guys. Diba nakakatuwa? Libre lang tong truck na to. And then, malaya kang, malayang may papadrive sa'yo. Basta nakasulat lang yung pangalan mo doon. Ganun lang ka-simple. No, Papa? Yung plate number lang ng kotse nyo, tapos yung phone number nyo lang, yun lang yung hihingi na information. Hindi na hihingi nyo lisensya nyo, yung mga ganun. Wala na. Basta makakahiram kayo. And syempre, mga honest din naman yung mga hapon, binabalik din naman din na. Diba? Panalo! Sarap! Bumili rin tayo ng lemon ice, guys. Isa yan sa mga... Papakita ko sa inyo yung one of special ng mga 7-Eleven. Ito yung lemon ice. Kasi kung bakit, guys, may fresh lemon siya sa gitna at talagang fresh na fresh yung lasa. Try nyo to guys. Favorite ko to. Saka ng mga bangka. Okay? Bye. Ice cream. Itadagimasu. Dissolve yung crepe natin guys sa float. Ayan guys, nakarating na kami sa bahay. Tapos binababa na ng asawa ko. Nababa na namin yung ibang lupa. Ayan, kumuha na rin tayo ng isa para hindi sayang effort natin. Diyos ko, napakabigat. Napakabigat guys. Siguro ang isang piraso niya, nasa 10 kilos ang isa.
So ayan guys, ganyan kagulo yung aking likuran ngayon. Dahil marami tayong ginagawa at nagdidiya doon. Hindi pa natin natatapos yung iba natin ginagawa doon sa ating farm. Kukuday. Ah, oh, nakalimutan ko yung ating ibang pataba oh. So ayan, pinalalapag ko muna kay Papa. Tayo ay makakilos. Lagyan natin ulit ng pataba iring ang ating ano. Ayan. Nang sila ay manaba yung ating strawberry. Pwede ito sa ibabaw eh. Ayan oh. Pwede siya ibabaw lang siya. Para yan yung kapag ka nagdidilig tayo, na-absorb nila. Mahal ko, kuruma na kagimotor yun eh. Mare. So yun, babalik na yung asawa ko guys. Yung sasakyan, ibabalik niya na. At sakto, iniwan din natin sasakyan natin doon. Kaya yun ang gagamitin niya para makauwi. So ayan, nailapag niya na lang. Ang galing diba? Ang galing diba?